Yo, what is up, YouTube world? It's your boy, Tiny Montana. Welcome sa bagong episode na naman ng Rate My Bar, kung saan pumili tayo ng tiga-apat na linya mula sa anim na random rap artist. At ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Pero bago tayo tumuloy sa Rate My Bar, sa lahat ng nanonood na hindi pa nakasubscribe dahil 75% pa lang yata ng nanonood dito ang nakasubscribe at yung iba hindi pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button para magtuloy-tuloy ang pagbibigay natin sa inyo ng Rate My Bar, alright? Sa lahat din na nagtatanong, kasi minsan sa comment section nakikita ko, nagre-request sila ng mga artist pero tapos na sa mga previous season, nasa comment section at nakapin yung mga episode at kung sino-sino yung artist na nag-guest na natin sa Rate My Bar, para kung sakaling may naisip kang artist, check mo muna doon, baka na-guest na natin sa mga previous episodes, alright? So ayun, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pare, ang guest natin ngayong araw na to, isa sa mga sumpa ng chakra, isa sa pinakamabibilis pagdating sa ratratan dito sa Pilipinas, pagdating sa pabilian, speed rap. Okay? Pare, binibigay ko sa inyo, Numerous. Let's go! Yon, Numerous, kamusta bro? Tiny Montana, pinakamalaking tiny. Let's go, kamusta? Anong balita? Okay naman, galing sa event kagabi, akala ko nga pupunta kayo. Sobrang daming tao, hindi na ako tumuloy. Ang layo ng parking eh. Pag pumunta ako doon, pag nagpark ako doon sa may harang daw yung kalsada ng malaya eh. Oo, so, tsaka, pero maganda yung event ah. Nakita ko yung set ng Republican, tangina, lakas, nostalgic shit eh. Kinanta niya yung ano, First Love ba yun, Batman? Oh yun, First Love, yun yung Batman, di ba? Oh yan, yeah. Parang yun yung, oh yan, yun. Yun, anyway bro, thank you at napagbigyan mo kami at alam kong busy ka rin talaga sa, ang dami mo rin ginagawa eh. Nag-recording ka, tapos tumatanggap ka pa ng mga client dyan sa studio mo rin eh, no? Kaya so, balik-balik yung tao dyan eh. Actually ganun, pero ngayon mas busy yung recording kasi gumagawa ako ng ano, ng kanta halos araw-araw. Dapat araw-araw mo. Parang pondo from May to December, kailangan monthly ako makapaglabas ng EP. Hindi pwedeng hindi mangyari. Monthly EP? Eh. Tang ina mo. Saan ka humuhugot ng sipag, hayop ka? Ang galing naman nun. Eh, nag-all out ako. Yung mga dating hindi ko ginagawa, gagawin ko siya. Hindi, di ba, puro speed drop lang. Uh-huh. Eh, ang nun eh. So, nag-all out ako. Yung mga, hindi pa nila naririnig na kaya ko. Ito yung ginagawa mo para nag-experiment ka ng mga bagay-bagay. Experiment, then yun ang gusto ko talagang gawin. So, halimbawa, kasi syempre, natag si Numerous bilang isa sa pinakamatutulin na rapper sa Pilipinas eh. So, kumbaga, tas nakita ko yung, narinig ko yung ano, yung coffee break mo. Sabi ko, medyo bumali si Numerous dito ah. Actually, may limang kanta yon na kapatid nung kanta yan. Limang kanta na kapatid nun. Puro ganun ng, when you say kapatid, yung concept pare-parehas o pare-parehas na melodic siya? Parehas na melodic tapos magkakadugtong. Ah, kumbaga istorya, parang ganun. Kaya yung lalabas na EP ko sa May eh, Numerous and Chill Volume 1. Oh. E, ganun ako. Itong May na, palabas na siya. Ay, parang nakita ko yung ano nun, artwork, yung Numerous and Chill. Parang nakita ko sa newsfeed. Pinkish yun. Oh. Oh, ayan. This May. Pero at least, kahit pinkish siya, ano siya eh, parang sinasabi niya doon na yung pinapakita niya yung kalmado side mo doon eh. Parang ganun. Hindi pwedeng, yung mga previous na cover ko ng album, ako rin naman gumagawa lahat nun. Mm-hmm. Puro black. Matik na, pag kitang may black yon or red, may mga abang ang karitong matutugo dati. Yan. Pero ngayon, maiba naman. Kumbaga kung ganun ang makikita, mga ano yan, mga classic numeros yung mapapakinggan, parang ganun. Mismo, okay. Anyway, so ayun, dumako na tayo sa mga ibang bagay na gusto ko rin malaman, tsaka sa kapakanan din ng mga fans.
Bro, gusto naming malaman lahat kung paano nagsimula si Numerus. Pwede mo ba kaming bigyan ng konting background? Paano ka napunta dito sa eksenan to? Ako, hindi konti. Pero, ito. Nagsimula ako mag-rap yung, ano talaga is 2005. Paano ka nahilig? Before, alam naman nila na, ano, pinaka kasama ko mula umpisa is Smug. Siguro nakuwento na rin niya, di ba? Dito sa, ano mo. Pero bago ko pa siya makilala, talagang nagra-rap na ako sa school, sa harapan ng mga classmate ko, sa room. Tapos, mga third year high school ako noon eh. Pag-apa ko ng fourth year high school, nakilala ko naman to si Smug. Sorry, naalala ko lang, ito yata yung kinuwento ni Smug last na yung nanay mo daw teacher sa Boys Town. Ay, hindi teacher. Ano, DSWD. Ah, social DSWD. Web. Okay. Sige, sige, go. Pag-apak ng fourth year, ayun, may isang mataba na nagra-rap-rap siya. Hip-hop yung dating. No, si Brian, si uh-huh. Smug. Siya, tas ako fourth year. So, sa school namin, sa Boys Town, dalawa lang ang section per year. A tsaka B lang. So, kukunti lang estudyante, talaga magkikitaan kayo. Okay. Sa fourth year, ako yung binibida ng mga kabatch ko na nagra-rap. Pero sa first year, may binibida rin sila. And then, aksidente lang or what, naririnig niya na ako. Gusto niya akong hamunin ng freestyle. Teka lang, putulin kita dyan, Numerus. So, nagra-rap ka na. Pero, bago ka napunta sa pagra-rap mismo, paano ka napunta sa pagra-rap? I mean, paano mo na-discover yung rap music, mga influensya mo na napapakinggan ng bata, ganun? Una, Glock 9 talaga. Okay. Diba? Pwede yung sabihin natin, marami na ako napapakinggan na rap music bago pa si Glock 9. Pero dumadaan lang siya sa tenga ko eh. Hindi niya ako nahuhuka para mag-rap din. Pero nung narinig ko si Glock, nung third year high school, second year, parang ganun, parang may hiwaga sa tenga na gusto mo laging pakinggan eh. Yung kanta niyang Bakit. Mm-hmm. Parang paulit-ulit siya maghapon. Tapos, kakaiba rin yung nipis ng boses niya. Parang kakaiba siya sa mga naririnig ko na rap. And then, nung nakilala ko si Glock, tsaka na ako nag-dive na mas malalim pa. Sino pa yung ibang mga rapper, sino yung nakakasama ni Glock. And then, next dun yung sa Republic, mas naano ko siya, mas nasundan ko kasi yung mga nagra-rap pa. Ayun, pupunta pa ako ng mga mall tour ng Republic, ganyan. Tinitingnan ko paano siya. Ganyan. Ayun. Pero pinaka-ugat talaga, Glock 9 talaga. Ayun. So masasabi natin na safe to say na kaya si Temyong rat-ratan talaga dahil sa impluensya ni Glock 9. Oo. Tsaka unang-unang kantang nasulat ko mabilis. Hindi ako marunong nabagsakan. Oo. Hindi ako marunong bagsakan. Si Smug na lang talaga parang ano sa akin. Kumbaga first mentor ko nga yan eh. First year high school siya, fourth year ako. Aha. Siya pa nag-tune sa akin. Oh. Yun. Tapos, yan. Nakikita ko siya mag-freestyle na laging pasok sa beat yung bagsakan niya. Sinusundan ko lang yung metro niya. Ganun. Parang ano, hindi, parang mga typical na rappers nung una. Ako personal, hindi ko nga alam yung mga bilang-bilang dati na 16 lines. Hindi ko alam yun eh. Kumbaga pag nagsusulat ako ng kanta dati, tinitignan ko yung oras eh, yung timestamp, pasok na ba? Pero hindi ko alam na may sukat pala talaga 16 lines yung bagsakan ng ganito, ng ganun. Ganun pa rin ba nun? Oh, tsaka unang-unang kanta ko, ano eh, isang linggo bago ko nabuo yung 8 rhymes na tinatawag, hirap na hirap ako. Alam ko may marami akong salita na pwedeng sabihin, pero bakit di siya sumasakto sa beat? Ngayon sa bagsakan, hirap na hirap ako. Pero, ayun, masipag akong bata dati. So, talaga matututunan talaga rin. So, sa hindi mga nakakaalam, si Temyong ay produkto rin to ng Marikina. So, yeah. Mismo. So, yung sinasabi niyang eskwelahan, yung Boys Town, dito yan sa may Goya, di ba? Oh, Goya. Papunta Goya. Ng Fortune. Oh, yan. So, pwede mo ba sa aming ikwento paano kayo nagkasalamuhan ni Smug kung si Smug ay batang Maynila tas ikaw ay Marikenyo? Okay, ganito yan. Nakatira kami dati sa Cavite pero kailangan ng ermat ko lumipat ng Marikina dahil stay-in siya doon, social welfare.
ayun, yung pinapasukan niya, yung tinatawag na sinabi mo nga, yung Boys Town. So sa Boys Town, nandun yung mga dinadala, yung mga hindi makapag-aral na mga bata, pinapasok doon. Most mga galing ng Manila, pinapasok sila sa Boys Town. So, ayun, si Smug, isa siya sa mga voluntary na nagpapasok sa Boys Town. Oh. Kasi sa labas, marami na, totoo naman to, marami siyang, kumbaga nagiging mabisyo siya ba? Mabisyo. Marami siyang bisyo sa labas. So, parang gusto niya makapag-aral, nagpapasok na siya sa lola niya. Okay. Pinasok siya sa Boys Town. Oh, talagang ano yun, nagpapasok siya doon. At nung pumasok siya, first year high school siya. Ayun nga, at ako nga, fourth year. Actually, ermat ko din may hawak ng papeles ni Smug eh. Ah, okay, okay. Oo, lahat ng papeles niya, kumbaga, kung gusto niyang bumalik ng Manila o pumasok ulit ng Boys Town, ermat ko lang nakakaalam. So yun, doon naman sa school namin, merong school sa Boys Town na tinatawag na Valeriano E. Fogoso. Yung Valeriano E. Fogoso, meron siya tinatawag na ward tsaka outsider. Yung ward, mga batang Boys Town. Okay. Kumbaga, ako, kumbaga parang yun yung mga, hindi naman sa pag-ano, kumbaga parang mga preso sila doon, somehow. Hindi siya masabing preso eh, kasi may isa pang Boys Town eh, sa Bikutan. Okay. Magkaiba sila. Magkaiba. Alam mo yun, yung sa Boys Town kasi, pwede silang lumabas. Basta may release paper, may paalam, sunduin ng magulang. Ah. Kumbaga walang mga kaso, yung mga bata. Mm-hmm. Wala. So, kasi sa Boys Town, ano, sa Marikina. Lumaki kami, ako tumanda ako nang akala ko yung Boys Town, eh, batuhan ng mga, alam mo na, yung mga batang matitigas yung ulo, na parang dito ka, ayaw mo makinig, dito ka, parang ganun eh. Parang juvenile yung dating eh. Parang ganun, kasi nagiging panakot kasi eh. Oo. Ulit yung bata ka, tapos papasok ka ng Boys Town, ganyan. Naging panakot ba sa mga bata? Pero, pag nasa loob ka, hindi ganun yung nakikita ko eh. Ang pagkakapares lang siguro, merong isang kwarto na magkakasama sila, pero hindi sila yung ilalak yung pinto. Uh-huh. Hindi. Sabay-sabay lang sila kumain, pero nag-aaral sila sa loob. Kasama ng mga outsider na tinatawag. Labas. Mm. Kaya kung isipin mo, kung tatawagin siya mga preso, eh bakit kasama ng mga outsider, di ba? Sabagay. Tapos yung para siyang semi-private eh. Halimbawa, so technically, ikaw outsider ka? Outsider na nasa loob. Parang gano'n. Okay, okay. Malaya, kumbaga malaya ako. Anytime, pwede akong maglabas-masok eh. Pero si, halimbawa, si Smug, tropa kami. Lalabas ako, hindi siya kasama. Kumbaga meron lang sineset na date na pwede siyang lumabas. Ayun. Tapos, doon lang yung numerous smugglers doon talaga nagsimula. Boys so duo Town. Kayo, duo talaga kayo nagsimula. Oh, duo. Ang tawag namin sa sarili namin ano, The Last Prophets. Oh, yan. Naalala ko 'yon. Sinabi ni Smug 'yon. Oh, yung utak ng mga salitang ganun, Last Prophets, Haragan, Huramentado, utak ni Smug 'yon. Siya lahat, siya kumbaga, pangalan sa'yo? Oh, siya daw kasi si Huramentado. Sa ako naman daw si Haragan. So parang mga salbaheng bata, no. Ayun. Basta siya utak nun eh, sa amin dalawa. Kumbaga, pag meron ka pipiliin sa amin dalawa siya eh. Magaling na siya. Totoo lang, dati pa, magaling na yan. Magaling na siya. Bukod kay Glock 9, may iba ka pa bang impluensyang na pakinggan? Foreign? Yan, foreign. Siguro, nung nakinig ako ng foreign, ano na eh, 2009, si Tech 9. Tech 9 talaga. Tech 9 talaga. Sinundan ko na siya. Sa, ang nagbit-bit sa akin para pakinggan si Tech 9, si Abaddon. Diba okay, yung okay, si okay. Abaddon? So paano tayo, bago tayo dumiretso kay Abaddon? Kasi, so, duo kayo ni Smug. Siya si Huramentado, ikaw si Haragan. Okay? The Last Prophet yung grupo nyo dati. So, kumukontest-contest na kayo noon? Oo, pasundot-sundot. First time kami sumali ng contest sa ano, sa Tumana. Okay, okay. Tumana. Tapos, nanalo kami, third place. Walang ano yun ha, walang pera, walang cash prize.
Pero may quota yun. Uh-huh. Pero sa amin, kami nun, masaya na kami nun. Nag-celebrate pa nga kami sa may tropical dyan sa may ano, Concepcion eh. Okay. So paano kayo mula sa mga batang boys town na nagrararap ni Bri? Paano kayo tumagos sa paano kayo nakalabas at paano niyo nakilala yung mga naging mga kagrupo niyo na after? Sis Mag, 'di ba? Sabi ko nga first year siya. Oo. So ako fourth year. So graduate na ako. Fourth year, next year graduate na ako. Sis Mag, bumalik na siya ng Tondo. Doon siya nag-second year. Doon na siya nag-second year sa One Luna ba? One Luna, hindi ko alam. Bumalik na siya doon, pero may contact pa rin kami. Tapos, nasa Marikina pa rin ako. Tapos, sa internet, Friendster, nagkakamustahan kami one time. Nagulat ako, meron na siyang record talaga na kanta. Ikaw, wala yung pa? Wala pa. So, ang nag-record siya ng kanta kay Butchoy sa Sigaw ng Tondo. Nakapag-record na siya. Siyempre ako, may ano ako, dapat ako rin makapag-record ako. So, nandito ako sa Marikina, ginawa ko, sulat ako ng sulat ng kanta. Tapos, nagtatanong ako sa kanya kung magkano yung babayaran ko. Dinayo ko siya sa Tondo. Tapos, parang naging ano na lang, naging tambayan ko na yung Tondo kasi nandun siya eh. Lagi, sa isang linggo yata, nag-i-stay ako dun, tatlong araw. Natutulog kami saan lang. Sa mga kali-kali. Tapos, nung magre-record na ako, magre-record na ako, first time ko magre-record, hindi niya ako sa Sigaw ng Tondo dinala. Sa 187. Kaligab. Oh, kasi parang may, syempre bata pa, parang nagtampo ata siya. Nung sakto nung araw na yun, may katampuan siya. Dinala niya ako sa 187. Doon. Nag-record ako. First time record ko nga, nandun si Mike Cosa, si Jay Will, si Ese. Si Jay Will pa nun, mahaba pa buhok. Tapos, sobrang kaba. Sobrang kaba kasi first time ko magre-record, tas nandyan yung mga naririnig mo na sa mga CD. Mismo. Diba? Hindi ako lumabas ng boot at 3 verse. Hindi ako lumabas ng boot, hindi ako nagpapahinga ba, doon lang ako, para ako naligo sa loob. Tapos, masaya, first time na marinig mo yung kanta mo. Priceless ano yun. June 2007, yung first time ako nakapag-record. Masaya, tapos hanggang sinundan ko na ng sinundan, tapos sinama ko na sa plano ko na dapat maka-attend ako ng mga event. Ayan. Kaya si Ismag pa rin yung naging ano, tulay ko ba. Siya pa rin yung, mas marami siyang alam eh. Punta daw kami dito, punta kami ganyan. So parang sismagang ang gateway mo sa pagtuklas ng mga iba't ibang bagay. Parang gano'n. Mas marami siyang alam sa akin. Lalo na proud din ako para sa akin yung ano eh. Kasi parang pag sinabing Tondo, para sa akin sentro siya ng rap music mga panahon na yun. Hindi ako nagsasawang pumunta-punta ng Tondo lagi doon. Pakiramdam ko lahat na nakakasama namin rapper eh. Kasi lahat hip-hop. Eh. Sa Tondo, halos lahat na makasalubong mo hip-hop eh, no? Bali, bro, fast forward. Paano ka naman napunta ng Repub? Ayun, ano nga ba yun? Ayun, ano na ako, nakagawa na ako ng isang kanta. Haragan pa rin tong pangalan mo. Numerous na. Paano naging numerous mula sa Haragan? Ayun, hindi natin na kwento kanina. Nung bumalik si Smag sa Tondo, nag-decide ako na palitan na yung pangalan ko. Kasi siya, hindi niya na rin dinadala yung Uramentado. Ano na siya? Lilis Maglas na. Lilis Maglas. Okay. Dinadala. So sabi ko, eto, may napanood pala ako. Parang interview ng mga rapper sa TV. Nakalimutan ko lang eh kung sino eh. Sabi, dapat daw yung rap name mo medyo wholesome. Yung magandang big kasin, pwedeng i-flash sa TV, parang ganun. So, kesa sa Haragan, palit ako, numerous. Palit ako numerous. So, bakit numerous? Dahil mag-isa na lang ako, nasa Marikina, si Smag, nasa Tondo na, gusto ko, kahit mag-isa ako, marami akong kayang gawin. Yun yung numerous. Spelling is N-U-M-E-R-O-U-S, great number, ibig sabihin. Ngayon,
tinalita ko yung spelling para pag tinype mo ako sa Google, ako lang ilalabas. Ayan. Yeah, yan yung switch ko sa Numerus. Okay, tapos, okay. So yun, paano ka napunta naman sa Repub? Sa Republican, ayun, meron na akong solong kanta. Pumupunta na ako ng event. Hindi ko pa alam yung mga salitang open mic. Basta alam ko lang, pupunta ako sa event na yan, makikisalang ako ng CD, makikiusap ako, ganun. Sa Namayan Park, Mandaluyong. Okay. Nakita ko yun parang sa text lang, sa text, parang sinesend-send, ganyan. Mga GM yun. Punta ako sa Namayan Park, sa Mandaluyong. Tapos, nandun yung Republican. Nakiusap ako na pwede akong kumanta. Pinagbigyan naman ako. Ang tawag, doon ko na nakita si ano, si Flick G. Ang tawag pa niya sa akin is Kuya. Mm-hmm. Si Flick, galing mo Kuya, parang gano'n, after ko kumanta. So, yung style ko dati, talaga dati pa, na speed rap. So, yun din yung gustong gawin ni Shubaldi. Yun din ang trip ni Flick G. So, bigla na lang, parang bigla kami nagkasama. Tapos after ng event sa Namayan Park, sinama nila ako sa isang event pa. Mm-hmm. Sinama ako sa isang event. Ito yung ano, yung launching ni Looney ng Critical Condition. Oh, okay. O, nung sumama ako. Tapos, doon, nagulat din ako. Nandun din si Smug, nandun din yung 187. Ha, kita-kita kayo doon? O, nakita-kita kami. Kaya nga sabi nila, matagal na magkakasama yun, Republican, 187, Crazy Family. Tagal na yan. And then yun, nagkasama kami ron. Dapat aakit ako ng freestyle battle eh. Aakit ako ng freestyle battle. Sabi ni Flick G sa akin, Kuya, sali ka. Parang bilib na bilib siya sa akin. Parang gano'n. Si Flick G, Kuya, sali ka. Lalakad na ako kung stage. Nakita ko si Smug, umakyat. Stage. Huwag na. Eh, kilala, alam ko na yung So para mangyayari, maglalaban kayo ni Smug. Oo, ganun. So hindi mo tinuloy. Kumaba na ako. Tapos nakita ko umakyat si Crazy Mix. Yun. Sila naglaban, Crazy Mix, Smug, tapos yung ibang mga Republican. Tapos lagi ko nang kasama Republican. Sa 187 kasi nung nag-record ako, meron akong kaba. Kumbaga, tinitingala ko sila, hindi ako, parang hindi pa komportable na hindi pa ako ganun kagaling mag-rap eh, kaya nahihiya pa ako sa kanila. Sa Republican naman, halos kaedad ko. Kaya, kumbaga, dun ako sa Republican, tapos, dahil lagi na kami nagkakasama ni Flick that time, inaya niya ako na pumasok ng Republican family. Uh-huh. And, pag aya niya sa akin ganun, pinuntahan ko sa Mandaluyong. Pagpunta ko sa Mandaluyong, wala si Flick G. Ang umarap sa akin, si Shubaldi. Shubaldi, okay. Gap niya ako sa as Republican family. Republican so, ano family ba, lang. Niyaya ka ba nila na gusto mo ba mag-Republican o nagpasa ka ng demo? Hindi ako nagpasa ng demo kasi sa pagkakalam ko nga, yung sa Namayan Park, napanood na rin nila ako doon. Kumbaga, familiar na. Yun lang, parang tropahan lang talaga yung ano, kumbaga yung pagpasok ko, naging tropahan lang talaga. Sa Republican kasi, simple lang din yung studio noon ng Republican. Mic lang, parang sure mic lang. Tapos, pag nagre-record doon, kumbaga mas komportable ba ako? Kumbaga at home ka, ganun. Oo, at home ako. Hindi ako na, ano na, baka laitin yung rap ko, gano'n. Ah. Eh, kasi halos kaedad ko sila. Ganyan. Tapos, laging magkasama, event, hanggang siguro, sobrang active ko, dumating yung time na year 2013, na sinama na nila ako as syndicate. Iba ba yung family sa syndicate? Magkaiba. Yung Republican family na tinatawag, yun yung ano. Parang junior. Yung syndicate, ulo, parang ganun. Ah, okay. Kaya pala yung tag ninyo dati, Republican Syndicate. Paano yan? Republican Records Syndicate Production. Syndicate Production. Okay. Kumbaga, yung nasa family, yun yung mga lil, ganun. Pero marami yan, ha? Buong Pilipinas, tsaka sa... May mga Republican, may kita mo sa Facebook, may kadugtong na Republican yung pangalan nila. So paano ka naging official na miyembro ng syndicate? Ayun, napag-usapan nila, si Numerus hindi pwedeng family na lang.
Kasi active ako eh. Tsaka, basta, sobrang, basta active. Tapos ka-vibes ko pa sila lahat. Ganyan. Nakakagawa na rin kami ng kanta, pero family pa lang ako. Ayun, napag-usapan nila. Alam ko nag-push si, ano, si Slim, si Yumi. Alam ko sila yung nag-push eh. Sila Kakin. Tapos, yan, di ba? Sila Kakin. In, sila yung nag-push, and then, official akong in-announce as Republican Syndicate nung ika-isang dekada ng Republican. Anong taon to? Sa 2013. Ooh. Official. In-announce sila. Concert ng Republican yun, isang dekada. Tangina. Tapos, kung 2013 nag-isang dekada ang Republican, sobrang tagal 2000... na ng Republican. Oo, 2003 pa. Since 2003. Kaya yung kwento nila, yung pababa ng 2006, pababa, hindi ko alam yun, hindi ko nagigets yun. Yung kung paano sila nagkakilala. So sa akin, ako yung pinakabagong member, 2013 lang ako eh. Kumbaga yun yung training day mo nung araw na yun, kumbaga ganun. Dun lang ako simula. Parang 11 years pa lang ako sa Republican. Pero sila Shubaldi, ano na yan, dalawang dekada na. Taga, no? Solid din. Talagang ano, institution na rin talaga pala yung... Kasi alam ko yung Republican, nung nagsimula ako, nandyan na yan eh. Pero hindi ko alam na talagang sobrang tagal na nila nagsimula as grupo. Pero dati, nung kami ni Smag, nung time na kumukontest kami, nasa loob pa kami ng Boys Town ni Smag, yung isang contest na sinalihan namin, tinalo kami ng Republican. Eh, hindi lang isa, dalawa. Oh. Pero hindi pa namin sila nakakausap. Hindi pa namin sila nakaka-vibes, parang ganun. So, Tems, nasa Republican ka, family, hanggang naging syndicate, pero si Smag, 187 na. Oh, 187 na. Okay. Solid siya ron. So, hindi ka naging 187? Hindi. Kumbaga parang mukha ka lang 187 kasi dahil nagmiyembro ka ng Chakra. Pag sinabi kasing Chakra, affiliated na yan sa Republican. Halo-halo na to. Oo. Yung lahat naman kaming walo, galing doon sa tatlong grupo na yan. Pero hindi ako 187. Pero lagi sa mga poster nga eh. Lalo sa mga numero sa 187 Mobstars, special guest. Kumbaga hinahayaan mo na lang. Hinahayaan ko na lang. Hindi naman masama para sa akin yun. Nakakabuti rin. Mismo. So, mula sa Repub, pag-usapan naman natin yung Chakra. Kasi nung nabuo yung Chakra, listener na ako ng rap na nagsusulat-sulat na ako, biglang bang! Biglang lumabas yung grupo ng Chakra. Ang una ko narinig doon, yung Filipino o Philippine Chapas, parang ganun. Oh, Philippine so, Chapas. Paano nabuo yung Chakra at paano ka nakapasok doon? O buo na sila tas dumating ka? O may ganun na ba bago mag-blind rhyme? O blind rhyme muna dahil kaya nabuo yun? Paano ba? Okay, ganito. Ako siguro sa history na Chakra, ako yung may kumpletong detalye. November 7, 2007, nabuo ang Chakra sa Cubao. Isang event. Pero bago yung pinakaugat ng Chakra talaga, CMT, Caloocan, Malabon, Tondo. Okay. Si Abador, Tial, tsaka Innocent One. Tatlo lang sila. Ngayon, November 2007, nag-isip si Abador ng grupo. Ito yung Shock and Rap Game. Ang mga miyembro, si Crazy Mix, si Flick G, Smaglas, ako, tsaka si Tuglax. Hindi kami kasama doon sa CMT. Nagkatagpo-tagpo kami sa Cubao. Lahat kami nagkatagpo-tagpo. Tapos bigla na lang nilapitan ako ni Abadon. Nilapitan ni Abadon si Flick. Nilapitan... So, sabi niya, bubuo tayo ng grupo. Tatawagin Shock and Rap Game. Ang pinakahuli na naipasok sa Chakra, si Smag. Ayun. Kumbaga, binubuo ni Abadon. Pero same day lang din eh. Parang nagtanungan pa si Abadon tsaka si Gab eh. Ito, pinakamalinaw. Ang nagplano talaga niya si Gab tsaka si Abadon. Sila magkausap dyan. Mm-hmm. So, sila magkausap dyan. Pero ang ulo ng Chakra, si Abadon. So, siya yung nag-recruit. Pinasok niya to. Sige, ganyan. Ako. Ang huling pinasok doon si Smag.
medyo ano pa nga, tampo pa siya. Kami na lagi niyang kasama, hindi pa siya magiging chakra. Hanggang sa, ayun, deserve naman niya. And then, November 7, 2007, nabuo yung chakra. And then, nung nagiging matunog kami... Teka lang. Dahil, hold up, puputulin kita dyan. So, ang pangalan talaga ng chakra dati, Shock and Rap Game. So, paano naging chakra? Parang o dahil sa influensya ng anime din to, yung mga chakra dati. Alam ko hindi dahil dun eh. Ah, talaga? Kasi hindi. Ako buong akala ko, yung mga chakra ng mga Hunter x Hunter dati, dun yung nakuha yung chakra eh. Sa pagkakalam ko, hindi dahil dun eh. Alam ko talaga, Shock and Rap Game. Tapos pinaikli ni Abaddon, ginawa niyang chakra. Tapos yung mga bilang na ikauna hanggang ikawalo, sinabi ni Abaddon, kailangan meron tayong katawagan sa bawat isa. Halimbawa, yung Power Ranger, di ba meron niya kulay. O si Black, si Yellow, si Pink, Green. Di ba yung mga bata? Ako si Red. Ako si Green. So, kami, dilagyan na lang namin ng bilang. Ikauna, para may susundan yung bata ba na idol ko si ikauna, idol ko si ikalawa. Solid. So, wala pang blind rhyme sa eksena nito? Wala pa. Tapos, ayun, yung sa blind rhyme naman, yung first batch ng audition, nakapasok ako. Tsaka si Abaddon, nakapasok kami. Flick G, nakapasok kami. Doon na lang namin na-open kay Denmark na nakapasok na kami, na meron kaming grupo. Ito yung Chakra. Okay. Tapos yung, doon na, parang mga next audition, talagang di na pinakawala ni... Question, follow-up question dyan sa blind rhyme. So bakit kayo nag-blind rhyme? Eh, may Republican ka, may 187 sila sa kabila. Bakit kayo nag-blind rhyme? Bakit nag-audition kayo sa blind rhyme? Anong, bakit natagpuan nyo na naman yung mga sarili nyo na nagkita-kita na naman sa isang, alam mo yun, sa isang collective? Nung panahon kasi namin, parang tinitingala pa namin yung radyo. Okay. Dapat radyo, makita kami sa TV. Tapos, nung lumabas tong pa-audition ng Blind Rhyme, alam na namin yung Blind Rhyme eh. Kasi album siya ni Boss Denmark. Album siya ni Boss Denmark. So, tapos si Denmark, siyempre, kilala namin siyang legend. So, ano kami, nung nagpa-audition siya, lahat kami ginusto namin na maging mapasok dyan. Kasi tingin namin, maaangat kami yan. Kasi ano, Tems, real talk lang ha. Kasi noong mga panahon na nakikinig ako ng mga music ninyo tsaka music ng mga iba't ibang artist na nasa eksena noong mga panahon na yon, parang nagiging blind rhyme yung takbuhan ng mga artist na real talk lang na ayaw sa Donggalo. Aminin na natin sa hindi. May ganung mindset dati na parang hindi naman talaga, kumbaga parang walang beef na naganap pero parang bigla na lang nagkaroon dahil parang si Kuya Denmark that time may alitan kay Kuya Drew. So parang medyo may ganung bagay. So ang gusto kong malaman bakit hindi na Donggalo side kayo? Bakit blind rhyme na punta? Gusto ko lang, curious lang ako. May rason ba? O kasi ako, nung bata ako, kasabayan kong nakikinig yung ng mga Donggalo songs, mga release ng Donggalo records, mga ibang kaidarang ko rin. So, kayo, may history ba? O what? Kung bakit? Na blind rhyme kayo? Paano ba? Wala. Yung mga beef kasi parang hindi naman namin siya tinitingnan dati. Mm-hmm. Ialitan sila kung yung Denmark and Andrew is ialitan. Hindi namin tinitingnan yung dati. So wala kayong paki kunyari? Parang gano'n, wala kayong paki? Oo, wala kaming paki nun. Tsaka, ang Donggalo naman kasi, hindi sila nagbubukas ng pinto that time. Pero nagpaparap Olympic sila. Nagpapakontest din sila. Yun, wala akong knowledge about dun sa kung meron ba silang ganun. Pero yung blind rhyme kasi, official sila nag-post.
Talaga sila ng, kumbaga gagawa sila ng record label na puro rapper. Ayun, so, sakto rin na ano kami, kaming walo, masisipag nun. Mm-hmm. Siyempre, kung ano yung nagbukas na pinto, yun yung papasukan namin. Ah, ayun. Pero, okay. Beef, nalaman na lang namin yan ng medyo malinaw nung nasa loob na kami. Na meron. Pero hindi namin pinili yung blind run dahil ayaw namin sa Dunggalo. So yun lang, kumbaga yun lang yung nagbukas na opportunity that time. So yun nagbukas. So ibig nyo ba sabihin, Tems, kung sakaling that time nagbukas din yung Dunggalo, may chance rin na yung ilan sa inyo na pa Dunggalo din? Parang ganun? Si, alam ko si Flick eh. Kasi sumali siya ng ano eh, ng freestyle battle sa Dunggalo, si Flick. Ah, okay. Sumali siya roon ng freestyle battle. Takalaban niya si Delo. Sa pagkakaalam ko, tinalo yata siya ni Delo doon. Pero kasi yung mga panahon na yun, hindi ko, siguro magkakaiba kami kapag tinanong mo kung ano yung dahilan, bakit hindi Dunggalo, bakit sa blind drive. Ako talaga, focus ako sa kung sino lang yung nagbukas ng pinto sa amin. Ganun. Nasakto lang ba? Parang ganun. Okay. Ito follow-up question ko sa blind rhyme. Kasi umabot sa point na noon, yung blind rhyme ay isa sa pinaka naging malalakas na grupo sa Pilipinas sa pagdating pag-usapang rap. Alam mo naman 'yun. Pero parang natag yung blind rhyme na ang mga artist na naka-under sa blind rhyme ay puro twistero. So bakit? Dahil yun din ba yung gusto ni Boss D? O dahil karamihan kasi sa inyo na nakapasok doon ay puro twistero, so parang naging twistero na yung tema ng blind rhyme? Siguro, yun nga, nung first audition, napasok ako, Abaddon, Flick G, napasok kami. May mga chakra pa na hindi nakapasok, hindi nag-audition. So, nakapasok kami, doon na in-open ni Abaddon yung about sa chakra. So, yun, next audition, pasok lahat ng chakra. Ayun, para ang tingin nga sa amin ni Boss Denmark noon is, parang sa Justice League, parang kumpleto. Ganyan, kumpleto. And yeah, tingin ko yung speed rap na stylist, yun yung talagang gusto niyang maging laman ng ano niya, ng kampo niya ba. Pero may mga rapper din na ano na bagsakan tulad ni Third Flow. Blind Rhyme din sila dati. Ah, talaga? Blind Rhyme din pala sila Third dati. Third, si Hudas. O ba? Pero kasi si Third naririnigan ko rin ng speed rap 'yon dati. Parang may ganun din siya eh. Mm. Karamihan din na nakapasok galing din ng 187. Karamihan. Yung mga first and second batch, na audition, yun. Tapos, nagpa-audition ulit, napasok, marami pang mga mas bata sa amin na nakapasok, na speed rap din. So, kaya siguro siya tinitingnan. Marami pa nakapasok. Para sumunod sa, ano namin, sa yapak namin, ba? Parang ganun. Ah, okay. Kasi, naalala ko dati, nagpasa pa ako ng demo sa Blind Rhyme. Nagpasa din talaga ako ng demo kay Boss D. Ang sagot lang sa akin ni Boss D, okay, hindi ko nga alam kung pinakinggan niya yun eh. Siguro hindi niya pinakinggan. Pero sabi niya sa akin, okay, magpasa ka lang. Basta walang pangako. Sabi sa akin ni Boss D. Kaya nga... Tingin ko naman pinapakinggan. Meron niyang ano, salpakan ng CD sa kotse niya eh. And doon niya pinapakinggan yan yung mga CDs na inaabot sa kanya. Solid. Kasi lala ko nun, tapos biglang nagkaroon kayo bigla ng merch, yung Blind Rhyme, BRCC, bumibili pa ako nun. Nakahalungkat pa nga kayo, nakaganon ako, tangina nyo, pinagpasapasahan nyo sa GC. may nag-send lang sa amin, tapos PM nyo si Tiny. Sabi ko po, tangina nyo, ba't pinagkakalat-kalat nyo yung picture ko? Pero kasi, ilan lang naman yung may clothing line dati na local. So, kung suporta ka sa local, baga bibili ka ng I Love Hustlin. Di ba? Yun nga, yung BRCC.
So, kumbaga, ngayon, sobrang dami na may clothing. Miski ikaw, may clothing ka eh. Pero ang point ko, dati kasi, ilan lang talaga. Di ba? So, parang dati eh, Blind Rhyme, tsaka Ayla Baslin lang ng dati. Totoo, totoo. Rest in peace kay Chubbs. So, eto na. So, mula sa pagiging artist ng naging isa sa pinakamalalakas na grupo nung era na yon, ano nangyari sa Blind Rhyme, bro? Siguro yung isa sa malungkot na part na nag-alisan ni Alisan. Unang umalis dyan si ano eh, si Abaddon. Kumbaga isang ano yan eh, yun yung talagang literal na walk out. Habang meeting namin, nag-walk out siya. At dun na siya umalis. Tapos, may sumunod ba sa kanya no nag-walk out siya? Dapat ano pa eh, may food trip pa eh after ng meeting eh. Nag-uwian na rin. Marang naiba na yung vibes. Iba na yung mood. So ibig sabihin, nung nag-walk out si Abaddon nung meeting niyo sa Blind Rhyme, walang tumayo sumunod kay Abaddon. Inayaan niyo siya mag-walk out. Parang ganon, pero hindi naman nagkakalayo ng oras. Parang sabay-sabay din kami umuwi. Kasama pa rin si Abaddon. Tapos hindi kami masyado nag-uusap sa bus noon. Kasi parang gulat din kami. Parang may tension, ganon. Tapos, unti-unti, talagang nag-alisan din. Siguro ano, may mga bagay lang talaga na hindi nangyari na inaasahan namin dapat mangyari. Tulad nung sa album na ginawa namin. Yun yung tingin ko, dahilan. Kumbaga, siguro nawalan ng tiwala na kaya pa ba tayong iusad nito, parang ganun. Ipaandarin tayo nito. Tingin ko 'yon, boom na unang bitaw. Tapos ang dami pang shit na parang lumalabas na parang si Boss D daw kasi siya nag-focus na lang sa merch kasi malakas yung kita sa merch, parang may mga ganun pang ano eh, no? May mga ganung angulong naririnig dati sa eksena eh. Okay, maraming reklamo, maraming nagsasabi, marahil may mga experience silang ganun. Kasi sa akin naman, actually si Boss Denmark, naging ano ko yan, naging tatay-tatayang ko siya. Kasi, artist ako ng Blind Rhyme, pero that time, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko trabaho. Napasok ako sa Topsihan niya. Sa ano? Classic? Sa Classic. Napasok ako ron, and then, halos taon din ako ron, 1 taon at kalahati. Ako yung cashier niya. Marami pinagsama. Sino kayong mga naging empleyado ng Classic Tapsilugan? Na miyembro ng Blind Rhyme? Unang-una talaga na naging empleyado niya, si Abaddon. Si Abaddon. Yung negosyo ni Boss Denmark noon, malapit pa sa ABS. Hindi, iba pa yun sa ABS. Ay, iba pa basta malang timog. Si Abaddon, and then nung nagkaroon ng Topsy Island, napasok dyan ako, si Flick G. Una si Flick G, sumunod si Crazy Mix, sumunod ako, and then si Smug. Ano yung mga mga servidor kayo doon, ganun. Tapos si Innocent One, si Judas, yan, kami mga taga-takal ng kanin, taga-hugas ng plato, taga-saing, ganyan. Literal na ginagawa sa isang tapsihan. Solid. Masayang experience, ang dami nakakatawang moment. Kasi naalala ko noon, parang nung nagkakaroon ng batuhan ng diss tracks, nung mga nasa Blind Rhyme kayo, parang sinasabi na mga empleyado lang naman kayo sa Tapsilugan. Alam mo yun, may mga ganung angulong lumilipad dati. So kaya lang namin nalaman. Tapos itong Classic Tapsilog, parang eventually medyo naging bar siya eh, di ba? Parang medyo naging bar. Nakapunta ako doon isang beses kasi ginaganapan din yun ng mga events ninyo dati. Doon din yung event. Naalala ko noon, nung pumunta ako doon, kakamatay lang ni Francis M., tapos nandun lahat kayo sa
dun sa top C. Tapos si Denmark wala. Kasi that time gusto ko makita kasi Denmark, papapicture ako as bata eh, diba? So si Denmark naka-play sa radyo, kumbaga nag-guest sila sa radyo, parang pinapakinggan natin lahat dun sa dun sa bar yung guesting niya. Kumbaga nagkikwento sila tungkol kay Francis M, mga ganun-ganun. So ayun, dun ako una nakapunta. Dito yun sa may ano eh, malapit sa, kung natatanda mo yung Eskinita. Yung parang kantong-kanto. Tapat ng ano to, ABS na, di ba? Hindi. Parang halos likod siya ng... GMA. Parang eh. Oo, parang ganun eh. Yung bar. Yun yung bar. Oo. Laging pinag... Oo, dun. Yung laging may event every ano. Yung kantong-kanto, di ba? Oo, pag ganyan. Oo. Dami nangyari dun. Sobra, sobra. Para siyang ano yung weekly may event eh. Mismo, oh, may... mismo. Pero iba't iba. Pero nakakatawa kasi doon, yung mga ibang mukha na nakikita ko doon, na nanonood kay din, di ko nalang papangalanan, na nanonood kay Denmark, yung iba doon ngayon, nasa Donggalo na. Ah, okay. So, sabi ko, okay, yung ibang mga naka... Baga, syempre, ilan lang naman tayo ng mga panahon na yun. So, makikita ko, siya, tapos ngayon, nasa Donggalo na sila. Kumbaga, artist na sila ng Donggalo. So, parang, alam mo yun. Yun lang, na-share ko lang. Na-share ko lang naman yun. Wala naman akong ibig sabihin doon. So, saka yung tao kasi na nagpupunta doon sa bar na yun, welcome naman lahat kahit anong grupo ka. Kaya, alibawa, may event ng Webes ng ganito. Gantong samahan. Next Thursday, ibang ano eh, ibang samahan din eh. Open siya, welcome lahat. Kumbaga naging bahay siya ng hip-hop noon eh, no? Oo. Ano pa nga eh, yung pagsasara noon, nandun pa ako noon eh. Yung huling event. Ako eh. Akala ko, waiter ka pa rin doon, yung huling event eh. Hindi. Nag-waiter ba kami noon? Ano lang kami roon, pumasok kami ni Smug doon, isang shift lang. Hindi namin kaya yung puyat. Kasi gabihan. Oo. Sa totoo lang, nauna pa yan bago yung tapsihan. Nauna pa yan. Alin? Bago yung tapsihan. Nauna pa yung ano, yung bago yung tapsihan. Ano yung nasa gilid ng ABS? Yun yung MIP, yun yung tapsihan. Ah, okay. So bar muna to, yung nasa kantong-kanto, tapos nung nagsara yung bar, ginawa na lang na tapsihan sa gilid. Hindi, nagsara yung bar, nag-negosyo siya ng tapsihan, medyo malayo eh. Medyo malayo nga, halos sa may entrance na ng ABS-CBN yun eh. Sa MIP, mm-hmm. Ayun dun. Yun, after ng bar, tapsihan, kaya nga na iniisip ko eh kung ano yung event yung sinasabi mo, kasi doon sa tapsihan, nag-i-event din. Nag-i-event. Unlike nga lang sa bar, dun sa bar, talagang ano, ikaw na lang mauumay kung lagi ka nandun, parang ganun. Parang ang pwesto dati ng yung Tapsilugan na yon eh parang banda dito sa may bagong pwesto ngayon ng Black Market eh, no? Oo, doon mismo. Yun nga. Di ba gilid ng ABS yun, di ba? Doon mismo. Kaya pag napapadaan ako rin, minsan sinisilip ko eh, kasi tagal ko rin dun. Okay. Classic. Kumbaga, ang sarap din balikan ng mga ganyang mga shit dati, no? Madagdag ko lang, meron pang pangyayari, yung sumali kami sa Showtime. Okay. Tapos, Crazy Mix. Basta kami, sino yung mga tauhan ni Denmark noon, time na yon? Kakanta sa Showtime. Eh, paano yon? Mawawala siya ng tauhan. So, ano nangyari? Nagsara? Hindi naman, isang araw lang naman yun. Parang ano lang siya, kagulo lang sa schedule, parang ganun. Kagulo lang. Pero sa Marikina ka nakatira na nun? Pa rin nun? Oo, Marikina pa. Ayun na, binabiyahe mo yung araw-araw para pumasok dun sa Tapsilog. Oo, tumatakbo pa ako nun kasi may mga bawas pa sa sahod pag nalate eh. Iba kasi, halimbawa Denmark siya, di ba? Pero
pagdating sa ano sa negosyo niya, siya si Darmo Candado, yun lagi niya sinasabi. Mahigpit siya. Kumbaga mahigpit siya, ganun. Kumbaga amo siya, ganyan. Pero pag Denmark na usapan, iba. Kumbaga hatik yun, ganyan. Mahigpit din, mahigpit din. Ayos, ayos. Classic, classic. Ang daming alaala na nagbabalik dyan. Anyway, yes. Fast forward tayo. Kasi at some point ng karir mo, eh, naging battle MC ka rin ng Flip Top. Flip Top. Nakailang battle ka sa Flip Top, bro? 6. Ano standing mo nung huling battle mo? 3-3. Tatlong panalo. Okay. So, ano nangyari? Ba't tinigil mo yung pag-battle? Mas gusto mo ba mag-focus sa music? O parang feeling mo walang nakakasabay sa'yo sa rat-ratan sa battle? O ano ba nangyari? Dahil siguro sa ano, sa pandemic. Kasi ang pinakaunang-unang battle ko, yung written format, ano, walang beat, sa Flip Top. So, na-program ko yung sarili ko na kailangan na makakonekta sa mga audience. Eh, performer ako eh. Gusto ko may nanonood. So, napabattle ako. Nasubukan ko bumattle sa quarantine, yung walang audience. Ay, umabot ka pa ba ng quarantine battles? Battle ako 2 beses. Okay. Parang hindi ako masaya. Doon nawala yung apoy ko sa battle. Oh, unlike na dati na sunod-sunod yung may mga tao, minsan niya pupunta ako, wala akong battle, pupunta ako, pero parang gusto, dapat bumattle ako eh, parang namimiss ko siya bigla. Eh nung sa quarantine, parang doon nabasag yung battle MC spirit ko. Doon nawala, tapos hindi ko alam paano mag-a-adjust. Ganun. Tapos ang huli pang nakalabang ko si Tyke, dikit kami, tropa kami. So parang ang hirap, iisipan mo ng masama yung tropa mo, parang gano'n, halukahin mo yung pwede mong ibato sa kanya, pero kailangan namin tanggapin. Kumbaga, ang hirap dumiin. Oo. Ayokong tumanggi, kaso nga lang, yun yung obligasyon eh. Yun, siguro dun nabasag yung ano ko. So, ibig sabihin, makakabattle ko yung mga, ano, talagang kadikit ko na, parang, medyo, dun lang, quarantine. So, nung tumigil ka ng bumatel, nag-aalok pa ba sa'yo si Arik tapos tumatanggi ka na o hindi ka na rin inalok? Sa totoo lang, 6 beses na akong chinachat after nung battle namin na yun. Kaso nga lang, dahil nga pandemic, kailangan makafocus ako sa mga bagay na agad magpapasok ng pera sa akin. Alam mo yun, kasi walang mga show eh. Mm-hmm. Ano lang tayo, YouTube lang. So, tingin ko, dito muna ako sa bagay na hindi magbibigay ng stress sa akin. Alam mo yun? Yung madali kong gawin, tapos kontrolado ko lahat, parang ganun. Anong beses, pero naiisip ako, baka mamaya tatampo si Arik, di ako bumabattle. Pero pupunta ako every may event. Talagang nilalapitan ko siya. Sabi ko, umahal kita, busy lang ako. Ginaganon ko siya. Kasi ganun siya, kabiruan siya eh. Minsan nga, nagiinom kami. Numerous, di na po battle, oh. Lagi siya may ganung ano. Okay, gets. So, naalala ko to eh. Kasi, so, tumutugma siya dun sa timeline. Kasi nung huminto kang bumattle sa Flip Top, kahit tong quarantine battles, eto na yung nakikipag-gasgasan na tayo ng bungo sa internet para mag-review-review ng mga kung ano-anong kanta. Kasi halos nakasabayan kita doon sa pag-review ng kanta eh. Di ba? Nung pandemic. Kasi wala tayong pera pare-parehas noon eh. Yeah. Sa music. Nag-review. Una niyan, nakita ko yan kay Flick eh. Oo. Tapos akala ko, mababudget sa YouTube pag nag-review ka ng mga kantang hindi mo pag-aari. Totoo. Ginagawa. Pero nung nakita kong okay naman, ginawa ko rin siya. halos pagising natin kada umaga, ano kaya re-review natin? Parang ganun na yung nasa utak natin. Pero aminin natin sa hindi, sinurvive yes. tayo nun. Oo, totoo yan. Lalo yung bakbakan ni Flo G tsaka ni Sixth Threat. Totoo. Paunahan. Pero bukod pa doon, eh yung walang tigil na batuhan ulit ng Dunggalo 187 noon.
Kumbaga, isa ka sa isa tayo sa mga talagang sumasagasa ng review ng mga panahon na yun eh. Ayun, hindi ko rin tatanggi na talagang kumbaga, naisagip tayo noon, naisagip ako noon. Kumbaga, sa tinitirhan ko nga, yung mga kapitbahay ko, talagang ano sila, sa ayuda, ganyan, talagang pila. Parang ako noon, hindi, okay lang ako. Totoo, no shit ha. Noong mga panahon na yun, pag dumungaw ko sa bintana, kita mo, ramdam mo yung struggle ng mga tao. Pero tayo, dahil kumikita tayo sa YouTube noong mga panahon na yun, parang tangina, okay lang kami. Okay lang ako. Di ba? Yeah. Tapos, yun, minsan, nadidisappoint yung mga kapitbahay, wala yung pangalan nila sa ayuda, o nag-iiyakan. Nakakaawa din. Kaya minsan, yung mga binibigay sa akin, mga bigas ganyan, inaabot ko na lang sa mga kapitbahay. Para... Kaya ayun, kung meron naman ako. Tangina, nung panahon na yun, yung mga YouTuber talaga ang, ano eh, hindi sobrang apektado nung pandemic kung iisipin mo maigi, no? Tsaka bago mag pandemic, ang subscribers ko lang noon 40,000. Ito na ako sa pandemic nag 100k. Ako din. Sa pandemic din ako nagkaroon ng ano eh, ng silver play eh. Ayan, no, yung nasa likod ko. Dati nag-chat pa tayo eh. Tem, sino next review mo? Kumbaga, nagtatanungan pa tayo. Ah, sige, ako din. Kumbaga, yung mga tao na mimili na lang na, ay, mas maganda version ni ano dito, mas maganda version ng review ni ganyan dito. May copyright ba yung kanta ni ano? Pag sinabi ko wala, o sige, review ko rin, mga ganun. Classic. Pero, di ba, at least, ano, kumbaga, napalaki niya rin yung ano. Eh, nung medyo natututo nang makipag-copyright yung mga artist. Kasi, di ba, nagkakaroon na ng copyright, hindi na natin na mo-monetize ng mga huli. Malungkot na yon, hindi na yun. Kaya ako nagkaroon ng Rate My Bar. Sabi ko, putang ina, hindi pwede to. Wala nang pumapasok na pera sa review. Kasi nagkakaroon na parang nagba-blacklist na eh. Hindi, di ba, hindi lahat naka-whitelist. So sabi ko, tang ina. Kaya ako nag-invento ng bagong segment. Sabi ko, tang ina, gagawa ako ng iba kasi hindi pwedeng wala. So ayun na nga. Kaya nagka-Rate My Bar. Kumbaga ano eh, aralin talaga natin nung panahon na yun kung paano kaya susurvive ng internet eh. Eh pero talaga, social media. Puta, lahat naman halos nung pandemic matututunan mo eh. Puta, wala naman akong alam dito sa OBS. Wala akong alam sa Adobe Premiere. Kumbaga natutunan ko na lang lahat nung pandemic eh. Pati ano, paggawa nga ng beat, natuto ako nun. Nagpa-speed drop challenge pa nga ako nung pandemic eh. Oo, nalala ko yun. Pero ano, talking about yung mga review, sobrang andaming naging issue ng mga bias. Eh, dito ka na nagkaroon ng beef. Oo, damay na ako. Kwento mo naman sa amin, bakit, anong pinagsimulan, bakit kinulata ka ng Donggalo noong mga panahon na yun? Dami na, no? Muulan sila eh. Ang side nila, sinasabi nila na bias ako kasi maka 187 ako, ganyan. As in, totoo naman, di ko naman siya tinatanggi. Tapos pag i-review ko yung sa Donggalo, ganito daw sinasabi ko, siguro sa taste ko yun eh, yung ganon. Mm-hmm. Ayokong dayain yung panlasa ko sa music, siguro ganon. Yun nga lang, ang daming komento, minsan tatablan ka ng bad trip eh, yung mga fan nila. Tatagos eh, no? Tapos, may mga time na meron silang group yata, ganyan. May mga nakapasok doon na fan ko, nagsisend sa akin. Idol, inaano ka sa page show, ganyan, no? Ini-edit yung mga pictures, ganyan. So, nababasag yung kapayapaan ko ngayon. Tapos nasakto pa, na meron akong battle na parating. Ang kalabang ko si Goryong Talas, ang nangyari, hindi ako makafocus sa kanya. Hindi ako makafocus kasi iba yung parang gustong ilabas ng isip ko eh. Kaya yun, doon nagsimula, meron ako sinabi ron, pero hindi ako nagbanggit ng ano, mga name ba? Ganun. Pero kumbaga, gets na nila yun. Pero hindi yung mga artist doon ang talagang
punterye. Ang punterye ko dun yung mga fan ba na comment box sa ano yun, sa mga comment section. Sila yung punterye ko dun ganun. Eh rapper tayo pag minsan nga pag bad trip tayo sa kapwa natin rapper or ibang tao minsan sa sulat natin na dadaan eh. Ayun, dinudumog ako nung time na yon. Pero ayos lang. Kasi tinitingnan ko siyang engagement eh. Mismo. Tinitingnan ko siya. Yan ang laro dito eh. Ayun. Mismo. Galing. Napasarap yung kwentuhan natin doon ha. Nakakatawa rin yung mga istorya ng mga... Kasi hindi rin naman alam ng mga ibang listeners yung mga nangyayari dati. Anyway, huling tanong brother, bago tayo dumiretso sa Rate My Bar. May chance pa bang bumalik sa battle scene si Numerus? Oo. Mm-hmm. Pag sumakto sa yung gusto ko na ba kasi until na pupunta ako ng mga ano ng mga battle sa TIU Theater. Mm-hmm. Pupunta pag anniversary ng Flip Top, nandun ako. Sa mga battle, pinapakiramdaman ko rin kung nandun pa ba yung ano ko yung pag nanood ako ng battle, gusto ko ako, nandyan ako, ganun. Pag may ganun ako naramdaman pa, matik yun. And then, updated pa rin ako sa mga labas ng Flip Top eh. Kahit yung mga 1 minute, yung mga bagong battle MC, updated pa ako. Pinapanood ko siya. And then, iniisip ko rin na dagdag ano ko rin yun eh. Paghahasa ba ng isip. Sa Flip Top kasi, sa Flip Top, dyan ako parang ano eh, naayos ko yung mga rhyming, yung multis, dyan ko lang siya talaga parang dapat tutukan ko pala talaga yung multi. Ganun. Kasi di ba walang beat, rinig na rinig yung salita, bawat salita mo. Yeah. So yun. Ayun. Kaya, soon, babattle ako. Alam ko, lasing ako nung anniversary ng Flip Top. Sinabi ko kay Arik, battle ako ah. O bakit hindi? Tapos pagising ko kinabukasan, ano, maalala kaya ni Arik yun? Lasing din siya. Tapos, Pero itong taon, baka hindi ngayon taon. Kasi focus ako sa music. Focus ako. Solid. Huling nakita yata tayo, Tem, yung birthday pa ni Dog Brock eh. Tapos nag-perform ka dun kasi pumirma ka under ng TMP. Yes, TMP. Ando ka pa rin ba hanggang ngayon? Wala na. Official na akong ano, malis. Oh. Natapos ba yung kontrata o nagpaalam ka na maayos? Paano mo maayos? Okay. Gets. Siguro, 1 year, paano mo maayos? Kumbaga, gusto ko lang magkaroon ng control sa mga, ano ko na, sa mga kanta ko. Yeah. Gusto ko na, ako na lahat, bahala. Ganun. Gets. Ganun. Pero good naman kayo ni Dog. Oo, usap kami na maayos. Okay, safe. So, ayun, follow-up question lang doon sa battle. Parang sa inyo na natapos yung mga bumabattle ng speed rap, eh, no? Parang hindi na nasundan. Sa amin ni Damsa. Oo nga eh. May nagsabi nga tropa eh, dapat di muna kayo nag-battle eh. Parang masyado pang maaga na nag-battle kami. Tsaka, experience ko doon sa battle ah, namin ni Damsa. Walang ya si Damsa pag ano, pag acapella, walang beat, tapos yung pwesto niya sa mic, parang ano, para siya nasa loob lang ng recording. Nanununtok pa yun. Ayun, ayun lang. Pero sabi nila, daw nag-battle, pero wala eh. Oh, after nun, parang wala din na masundan. Depende na lang kung si Sparrow. Si Sparrow na lang yata ang hindi pa sumasalang sa Flip Top, no? Ay, hindi. Sa Shock. Ay, hindi pala member ng Chakra si ano? Na. Bakit nga pala? Sorry. Gusto ko lang malaman. Hindi ba nagkaroon ng chance o hindi nyo ba naisip o ayaw nyo na magdagdag? Kasi isa si Sparrow talaga sa talagang kuntulinan ng usapan, di ba? Mabalik tayo sa, yun niya, paano nabuo yung Chakra. Kami yung laging magkakasama, yung walo. Hindi pa kami Chakra, tapos lagi kami magkakasama. Tapos sobrang active namin. Wala si Sparrow nun, wala si Subaldi nun, hindi namin nakasama, wala yung ibang nag-speed rap. Lagi lang kami magkasamang walo. Yun. Kumbaga, okay. Naging grupo. Magtotropa na talaga. Gets. So, ayun. Bakit hindi naman nakapagsabi sa inyo si Sparrow kung
kung gusto niyang testingin yung battle scene, wala wala naman siyang ganun. Bumatil na si Sparrow. Ay, oo nga pala, bumatil na. Sorry, naghalo-halo na. Oo nga pala, oo nga pala. Mali ako ng tanong, mali ako ng tanong. Yung hindi na napag-usapan na may sumali siya sa chakra o parang pakiramdam yung lahat at saka pakiramdam niya rin it's too late na para sumali pa sa chakra. Parang hirap kasi baliin nung tita yung pamagat na walong sumpa eh. Parang hirap na baliin yun. Yung ikasyam sa walo parang ganoon. Oo nga, oo. Hingo, pagkakalam ko may plano si Abaddon diyan na yung walong sumpa is tatanggalin na, gagawin na lang siyang chakra. Tapos magiging, hindi ko alam kung okay lang ito ilabas, pero parang magiging protege kami. Ako may mga downline ako, parang ganoon. Ako yun. May ano yan, gusto naming palawakin pa. Ang oras lang talaga ang kalaban. Ultimo nga yung next operation 1090. May plano na, may budget na, parang ganoon. Kaso yung oras namin hindi mapagsama-sama, alam mo. Solid. Hindi magsakto yung ano. Solid din yung tapos, operation 1090 na yun. 1090 no? Kasi 1090. Kasi naalala ko tinawagan pa ako ng Sony noon eh para mag-host nung parang, so, di ba? Para ngayon pa nga eh. Para ngayon mo pa nga eh. Sabi ko. Ayan. Pero biruin mo yung kantang yun ha, nabuo namin siya ng ano. Nag-meeting lang kami once. Kumbaga, ikaw yung destroncador, ikaw yung bomber, ikaw yung ganun. Ready ka na ng mga drafts mo, tapos bubuuin natin yung pag nakita na. Yun, isang araw na yun, nabuo namin siya doon. Okay. Kailangan marinig ko yung banat mong isa bago ko madugtungan. Ang galing, ganun, ang ganda ng konsepto. Ang ganda ng konsepto. Sino nakaisip ng konsepto? Si Abaddon. Abaddon din talaga. Siya ang ano niyan, siya talagang, siya naman yung talagang boses, isa sa boses na sa amin na pag nagsalita, mangyayari. Hindi pwedeng hindi. Solid, solid. Ayun. Siya ano. Na napahabang pag-uusap namin ni Tem yung Haragan dahil nakakatawa rin balikan yung mga shit. Usapan natin kanina, medyo bilis ko, parang dami ko agad gusto yung kwento. Hindi ako nakapag-pre. Okay, so yun, dediretso na tayo sa Rate My Bar para hindi na rin natin makain ng husto ang oras ni Numerus. So Tems, namili kami ng tiga-apat na linya mula sa anim na random rap artist tapos i-rate mo lang to mula 1 pen ng pinakamababa hanggang 5 pens ang pinakamataas base sa kung paano mo nagustuhan at hindi nagustuhan. Okay? Okay. So ang unang ipabarate ko sa'yo, Temyong, ay ito, pabasa na lang. Medyo malayo-layo pa ang lalakbayin patungo sa pangarap na kailangan abutin. Kinilusan di lang puro plano araw gabi na nanatili na kalmado. Ayun. Tungkol sa ano to, sa pangarap, proseso. Ito yung mga gusto ko ngayon linyahan eh. Para sa akin, ano to, 9. 9 mabibigay ko dito. 1 to 5 lang po, tangina mo. Oh, 5. Okay, okay. Sorry. Akala ko pinakamababa 5 kanina. Okay, para sa akin 5 to. Kasi napaka-positibo, tsaka magdadala to ng ano eh, positibong pananaw sa taong nangangarap eh. Bawa, medyo down ka pag nabasa mo to, kalma mo lang sarili mo. So, 5 pens ang binigay ni Numerus para sa mga linyang to galing sa kantang Tuloy Lang ng artist at producer din na pangalan ay Drix. Drix? Mm-hmm. Pangasinan? Pangasinan, si Drix. Ay! Nakasama ko na to. Nice. Right. So, ang next four lines na, saan na yun? Taka lang, nawala. Saan na, ayun. Ang next four lines ay ito, pabasa na lang. Utak namin divisorya, yung sa'yo talipapa. Sobrang daming sinasabi pero kulang sa gawa. Yung sa gabi tsaka umaga, parehas din ang panan. Malayang kumikilos, walang host. Nadadagan. Ah, yeah. Yung Divisoria is napakalawak. Yung saka, yun, is talipapa. Dito lang, parang sakali lang
labas lang na eskinita. Para sa akin, ano to, tinutukoy niya siguro dito yung galaw ng ibang tao, galaw ng ibang tao, so kinukumpara niya yung sarili niya. Kumbaga, ikaw meron kang, ano to, ikaw, maaaring ikaw meron kang boss, pero ako, independent ako, kumikilos ako. Ang mabibigay ko dito is 4 to. Pero maganda yung linya, pero sa akin lang is siguro yung siguro meron siyang binabanggit dito na ibang tao. Mm-hmm. Kinukumpara niya yung grind niya sa iba, parang ganun. Okay. Nabibigay ko dito siya. 4. So 4 pens ang binigay ni Numerus para sa mga linyang to galing sa kantang Serero Hollywood ng Binangonan Hasla. Yeah. Oh yeah. Mm-hmm. Siguro meron sila mga tinutukoy dito na ibang tao ba? Parang ganun. Okay. Next 4 lines ay ito. Sumabay sa simoy ng hangin ng aking dalangin. Maling pagbigkas ng ama namin. Ang tanging pangil nakakawit sa langit. Subalit papalit-palit ang aking pagkatao. Nabalaho at naglaho. Nabalaho at naglaho? Ano yun? Nalalim ng Tagalog ngayon. Di ko alam yun. Nabalaho at naglaho. Ang alam ko, nabalahaw. Nabalahaw, okay. Sumabay sa himig ng hangin ng aking dalangin. Maling pagbigkas ng ama namin. Ang tanging pangil nakakawit sa langit. Balit, papalit-palit ang aking pagkatao. Medyo malalim, ha? Sumabay sa simoy ng hangin ng aking dalangin. Kumbaga binubulong niya sa hangin yung dasal niya. Maling pagbigkas ng ama namin. Ng... Okay, okay. Ibang pagdarasal, kumbaga. Lagi may kasamang paggamit ng ano ng pangil. Masyadong malalim to, pero mabibigay ko dito is 4. Karamihan kasi sa mga artist, merong silang sariling kahulugan nila bakit nila nasulat to. Siguro may kasunod na mga linya pa to, mas magiging malinaw sa akin. Okay. Pero dito 4. 4 pens ang binigay ni Numerus para sa mga linyang to galing sa kantang Sumpa ni Jay Flava ng Chinese Mafia. Ah. Idol to. Okay, next 4 lines ay ito. Kagiwa, tinira ko parang kagiwa, puro panira, pero hindi ka humiwa, binuhat ang game, alam mo, hindi ako mahina. Tinira ko parang kagiwa. Parang, di ba si Third Floor merong ano? Abueva. Ba? Ito, Kagiwa, siguro, kinukumpara niya yung sarili niya kay Kagiwa, kung paano yung mga play ni Kagiwa sa basketball. Ito, madali na to. Pero mabibigay ko dito is, mabibigay ko dito, 5. Mabibigay ko dito. Okay. So, 5 pens ang binigay ni Numerus para sa mga linyang to galing sa kantang Kagiwa, obviously. Kagiwa galing kay King Prom D. Ay, Prom D! Mm-hmm. Ay, parang narinig ko na nga to. Okay. So, chorus to, no? Chorus, no? Chorus. Parang hindi ko alam, eh. Ganun. Oye. Ay, so, anyway, next 4 lines ay ito. Baon ko yung mga letrang pang-eskrima gamit ang dekahoy na plumang sinong ng eskriba, inupit ng kanang kamay ni Shiva. Damn! Tagapagatid ng pang-mesiyas sa propesya. Damn! Mahusay ito. Mabibigay ko dito is 5. Ano to? Yung metaporang dala nito is pagsasalarawan. Kung kilala mo si Shiva, yung eskriba, tsaka yung pang-mesiyas na probisiya. Pang-mesiyas. Parang ano to, di ba? Mesiyas. Si Moises ba? Mesiyas. Ang pag sinabi mong mesiyas, ano eh? Mesaya eh. Mesaya. Parang Muhammad, no? Parang ganon. Damn. 5 pence. Okay. So 5 pence ang binigay ni Temyong sa mga linyang to galing sa kantang Aral ni Ron Henley. Linya ni Ron Henley.
pag binabasa mo, hindi mo maano, hindi, parang hindi magre-recall sa iyo. Parang hindi niya 'to. Pero pag may tugtog eh, no. Yeso. Okay, ang last four lines ay ito. Pabasa na lang ako, brother. Huwag ka malungkot, anak, kung lagi kang nag-iisa. Lagi sinasabi sa akin ng buhay pa ang ama. Sabi ko sa kanya, alam ko yan at manood ka lang. Kita mo resulta sa... Damn! Apakagandang linya. Kumbaga, ano siya, pinangangaralan siya ng kanyang ama. Kaso nawala na yung ama niya at hindi niya napatunayan sa ama niya na kaya niyang ito na yung resulta, kumbaga nagtagumpay na siya. Medyo may halong lungkot, no, para sa akin 5 to 5 bends ang binigay ni Numerus para sa mga linyang to galing sa kantang Man ni Ghetto Gecko. Ito yung 1096, ito yung ano eh, yung buhay natin na sa tunog, man. Yung gano'n. Ba't di ko, naririnig ko rin. Halatang ano eh, minsan lang makinig ng ano eh. Okay. Yeah, tarin, mga kali eh. Pero, huwag ka malungkot. Ah, din. Galing, pero magaling itong linya na to. I don't see you. So, taga lang, pagpalitin lang natin. Okay. So, ayun, maraming salamat at nakiparticipate ka sa Rate My Bar. And I'm sure excited yung mga fans mo na makita rin na nag-guest ka dito. So, ayun. Sa lahat ng gustong sumubaybay kay Numerus, pakisundan na lang ang mga social media niya. Pakicheck nga kung tama ako, brother. Ayan, Numerus Chakra, yan yung second account ko. Pero okay. Numerus Anan, yun yung official. YouTube ko, yung YouTube ko, yung Numerus lang, spelling lang, Numerus TV. Pero yung Numerus TV, ay, tapos... Ay, mali ako. Hindi, babaguhin natin. O, tapos, ayun, nagbalik na engagement ng Facebook page ko na Numerus. Ayun, after 1 year, talagang ano, minsan tatlo lang yung nagre-react sa post ko, pero bumalik na siya, recommendable na ulit ako. Kaya mananawa rin kayo pag baka makita nyo sa mga reels, ako tumatumbling na ako habang nagra-rap. Eh, let's go. So, ayun, baka tapos, may... Sige, baka may gusto ko lang din pasalamatan at i-promote bago tayo matapos. Ayun, syempre, maraming salamat kay Tiny Montana. Hindi ko alam kung deserve ba ako para dito sa kanyang programa, pero maraming salamat. At sa mga galaw ko naman, marami akong palabas sa kanta na nababanggit ko na kanina. Actually, papanindigan ko to kasi meron akong pondo from May to July na EP, buo na yung mga kanta. So hanggang December to, lalabas ako ng EP every month. And then, may mga ano rin tayo, may mga collab sa mga idol. Kanina lang, may kausap ako na dahilan ng ano, ng dagdag apoy na naman sa akin. Akala ko isang kanta lang gagawin namin, pero dalawa pala. Soon, mapapakinggan nyo rin. Solid. Ano pa ba? Ayun, marami tayong gagawin. Chakra. Floating mo. Republican, supportan nyo yung Republican. May mga kanta ulit kami na ilalabas na magkakasama. And then yung N6 Floating, magbabalik yan siguro by Burmans. Shoutout si Big Daddy Apparel. Ayun, ano pa ba? Ayun, sa mga nag-aanap ng recording dito sa Kainta Rizal, Fatal Sign Records, pwede kayo mag-PM sa akin. At ayun, pasensya na sa mga unang sinabi ko kanina. Mga una, parang wala akong preen. Di ako siya na ini-interview, pasensya na. Ayos, maraming salamat, Temyong. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button tsaka yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng drops ng Rate My Bar sa mga bagong episode. At gusto ko lang din i-take yung opportunity para magpasalamat sa inyong lahat dahil hanggang ngayon, number 2 pa rin ang Where You From Part 3 sa trending list ng YouTube. Actually, 2 days pa lang siyang number 2 kasi 9 days siyang number 1. Natalo tayo ni Taylor Swift, mga kaibigan. Aye. Pero maraming salamat. Kung hindi nyo pa napapanood, andyan lang yon. Hanapin nyo lang, Where You From Part 3. Maraming salamat. So again, is your boy Tiny Montana. Maraming salamat sa panonood ninyo ng Rate My Bar. Kasama ko si Temyong Hargan, aka Numerus. Maraming salamat. Peace. Salute. Salute.